Hello Hello bro. bro, hello. Hello. Oh. Hindi ba bro, pili ka na ng ano ng Magandang araw, magandang gabi bro. So, ano ba? Hindi bro, di ba magandang usapan natin na sharing Oh. lang dapat yun. No? Oh, sharing Tapos lang. dadalhin mo ko dito. Oh, hindi ba sharing lang dapat ng moderator si Angel? Hindi naman ako nagdebate sa Messenger, di ba? Humingi lang ako ng katanungan, ng kasagutan ng katanungan ko. Sabi ko nga sa iyo eh, hindi ko na sana pahabain 'to. Di po pusong ganito, pahayaan na gano'n. At na may reason na naman ako, sinabi ko ng rason sa'yo, di ba, na siguro baguan ako kaya siguro. Ngayon, di ba, nabasa mo na siguro yung tayo. At alam kong nabasa mo yun. Kung sa tingin tapos mo, ngayon, tama tapos ngayon, binablock mo ako. Bro, binablock kita. Talaga, sinabi ko kanina, binablock kita. Ano pang purpose? Anong purpose? Sabi ko sa'yo, mag-usap tayo ng ano, sa live. Ba't mo gusto hindi, sa chat? Hindi. Sabi ko nga ilatag mo doon kasi para mabasa ko. Ba't ako maglalatag doon? Nandito yung live ko. Oh, ikaw. Maglalatag doon, keyboard warrior ako. Huwag na, ikaw bro, huwag ka nang high blood bro. Ako okay. Isang hamak lang naman na taga-tanong. Ba't ako maglalatag? Di ba sabi ko, sabi mo, oh, kita mo, hindi mo ako pinapasalita. Sabi ko nga sa'yo, hindi nga ako makipag-debate sa'yo, di ba? Humingi lang ako ng share kasi yung na-convert ka sabi mo dahil sa katotohan ng ano nyo doon sa founder. Ngayon, tinatanong ko ang usapan natin. Yun ang sabi ko nga sa iyo. Jesus Christ. Pinadala mo ko dito sa trap mo kasi ayaw mong pasalitain. Gusto mo ikaw lang lagi nagsalita. Bro, di ba? Hindi ka muna. Ang usapan natin, gusto mo tindigan ko na si Jesus Christ really do exist. Tapos, ang kinuha moderator, Angel, marami ng beses ka hindi support, inunawa ko yun dahil sabi mo, hindi ka nagbigay ng schedule. Pero nakapagtataka sa chat, lagi kang at, ano, active. Pero sa ano sa live, dami mong dahilan. Kaya sabi ko, pasok ako mayang gabi, tuloy na natin yun. Hindi ba? Pwede na mo salita? Sige go. Oo. Oh. Di ba pinaliwanag ko na sa'yo bro? Na siguro nga baguhan ako. At saka meron nga dyan ano sa akin na utal-utal lang daw ako. Ganito. It's natural kasi nga. Di ko pa nasubukan mag-one, di ba? Kaya sabi ko sa'yo, share lang hiningi ko sa'yo. Di ba sabi ko, wag mo nang ipalabas to, tayo-tayo lang. I-share mo sa akin ang natutunan mo. Baka ma-convince mo. Hindi. Kasi nga, hiningi ko ng point mo. Ikaw talaga masyado ka talaga defensive eh. Ano malalaman ayun. Ng karamihan kung tayo-tayo lang? Hindi, pwede mo naman manipost yun, di ba? Magaling ka naman dyan kasi ako, hindi naman ako nagano sa mga... usapan sa live eh. Ang gusto ko doon, ano, kasi... Ba't nga baka hindi... Ha? Ba't nga patago? Hindi nga, kasi in-explain ko na nga sa'yo, di ba? Ito sasabihin ko na sa'yo. Ito, sabi ko nga na baguan ako... At saka baka maninirbus ako, malimutan ko pa yung sasabihin ko, matitinsa ko. Di ba na-explain ko na sa'yo yun? Ito bro. Kung tanong ka sa akin, kung ba't ako na-convince, sasagot ako sa'yo, kung sa tingin mo ay mali, hindi ay unmask mo. Di ba yung trabaho mo, unmasking lies? Hindi. Hindi nga ako nagpag-debate sa'yo. Di ba sabi ko, hindi ako nag-unmask, hindi ako makipag-debate sa'yo. Hindi, private message lang kita. Eh ngayon, kung sasaan mo ako dadalhin, tapos bibulihin, ganito, ganyan, duwag. Naku, parang hindi naman religious, ano yan. Kaya nga ako, walang religious essence sa inyo talaga, promise. Pero hindi ko na ano yan. So, ganito. Sige, since programa naman to, hindi ako makipag-debate sa'yo. Tatanong na lang ako. Sige, tanong. Okay, sabi mo, dito mo sasagutin sa live mo. Oh, sige, dito ako sasagot sa live, sabi ko. Oh, ito yung tanong ko. Ano ang proyba mo na pag-ubinsin sa'yo, pagiging katoliko galing sa SDA, na akala mo ito totoo? Ano yung proyba mo, evidence mo? Hindi akala ko ito totoo. Proven ng mga history and encyclopedia na totoo ang sinasabi ko. Hindi akala ko bro, ito. Huwag kang magpasunod ng salita na sasabihin mo, akala mo totoo. Eh, hindi ako lilipat sa Katoliko kung sa kung para sa akin lang, akala ko totoo. Mali yun. O sige, lagyan na natin. Natotoo. Huwag na natin butang akala. Huwag mo kang So, tinatanong kita, sabi ko nga sa'yo, private message ito, ano yun, share mo? Yung isa ko, Projendo. Oh, yan na naman. Projendo, excuse me bro. Sakit na nga, Projendo, mahina yung mic mo bro. Mas malakas pa yung mic ni Aspas Klay sa'yo. Ah, malakas pa ang, ano yung, ano. Akala ko naman, so, hindi ka masyado marinig. Ah. Bro, John Ray, bro. Yan, narinig na ako. Bro, John Ray.
Yan bro, okay na bro. Yes bro. Bro, bro Jodoy, paki-add naman ako sa FB. Smoking less, baka naman mag-insiran din tayo sa messenger. Yan mo, i-add mo ako. Kaabag sa simbahan. Alam yan, yan, yan. Naririting pa ako. Oh, malinaw bro, dyan to. Kaabag sa simbahan. Okay bro, okay bro. Copy. Sige, sige. Kahit na binago ko na yung ano dito ng computer, nag-auto-adjust pa rin yung audio eh. Sa messenger room, please wag muna kayong mag-ano ha, mag-unmute ha pag hindi ko kayo tinatawag ha, para hindi mag-auto-adjust yung microphone ko dahil nag-auto-adjust siya pag ano, naka-ano yung ano, messenger room. O sige, go ahead, brother, ano? Unmasking lies. Ano nga yun? So yun nga. Ano ba, di ba hiningi ko yung evidence? Nga kung... Ano yung ano mo? Asan yung ebidensya? Biblia, referensya? Ngayon, masingit lang yung referensya, no? Kasi may nung nagkakasak sa'yo, bro, anong mga video na nagpatunay? Sinid mo sa akin yung Darwin, Gitgano, tsaka kay Romer Palba, ng ANC, tsaka yung sa'yo ni Bracey Balansag. Yung pinagbabasa doon, na encyclopedia, alam mo ba ang encyclopedia, merong ano sila? Kumbaga, parang, sabihin na natin na, ano ba yung tawa? Yung preface? Kumbaga, kahit na nga yung pinaka maano ngayon na online Wikipedia yung tawag nun. Meron silang ano yung ipatunayan mo mali sa Wikipedia yung ginamit ko. Hindi bro, ganito ang Wikipedia kasi. Doon lang kasi. Ano eh. Meron yung mga ano, meron yung mga kumbaga disclaimer, kumbaga parang yung sa radio ba, ang programang ito ay binabayaran. Hindi sagutan ng itasyon, ganun. Yung hindi, i-search mo. Yung Wikipedia bro, nagbabasa sila. Wala naman ang problema mo. Palisitayin mo nga muna ako kasi yan, nasabi ko sa iyo eh. Kaya pinapunta mo ako dito. Sandali lang. Kaya nga yung bawat encyclopedia bro, mayroon yung preface, disclaimer kumbaga, na hindi sila mismo yung source, kundi inong ng contributor doon, sila lang yung publisher. Ganun yun. Pag-intindi ng encyclopedia eh. Hindi yung ebidensya yung encyclopedia, kundi base doon sa physical, yung source ng encyclopedia, kung ano yung binabasihan ng encyclopedia, hindi mismo yung nagsabi doon, yung contributor, ganun mo muna ang encyclopedia, bro. Kahit yung pinakamalawak ngayon ng sikat na, ano ba yung online encyclopedia ngayon, meron siyang, ano siyang, ano yung, ano tawag doon, na hindi sila yung liable doon sa source ng ino nila, kundi mismo doon sa nag-contribute noon, o narrator, author, o ano ba yun, ganun yun. So hindi yung, sinabi na yung Berisi Balansag sa'yo, di ba, nung nag-debate kayo. Kaya sabi nga ni Dita Mundo, kay tabla lang kayo, wala kayong pareho na patunayan. Kasi both of you, napatunayan ka pati yung encyclopedia mo, napatunayan Brisi na yung source pili niyang katuloy ko. Ano ba lang isang source? Sige. Ikaw, subukan ko yung ginamit mo, sinabi mo dati na ano, ang mga Christian dati, barbarian. Subukan ko yung ngayon, hindi, ha? Hindi, bro. Hindi, bro, barbarian. Hindi mo sila barbarian. Military leader yun, bro. Yung Kristo leader. Yung Misaya. Sabi mo, ang Misaya... Misaya bro, is my leader. Well, ako magtatanong sa iyo, bro. Hindi ko. Ito, subukan ko yung mindset mo. Sasakaya ko sa paano ka mag-isip. Aadap ako sa iyo. Ano ang physical evidence mo na Misaya is leader of military? Ano ang physical evidence mo dyan? Pwede na magsalita? Sige, go. Bro. Oh. So ngayon, bro, hindi ko pa nga ano yung ebidensya kasi nga sabi ko magtatanong ako. Okay. Pero so ganito. So ganito din lang. Huwag ka muna bakitin. Tayahan mo ako. Ang physical evidence, bro, sa tuwing kasi, ganito ka, mag-premise muna ako. Sa Israel kasi, pag mayroong mananakop, meron silang inasaang misaya, yung takapaglita sila sa kanila, bro. Yun ha, yung Jesus perspective, ha? Patunayan to ng mga rabbis ngayon at kahit yung mga scholar ng mga atheist, kasi base sa doon sa mga discovery lang archaeological, doon sa mga kuweba, na mayroong nga doon yung batbada, yung kumbaga secretary ni Bart Cuba. Asan na kayong ano, bro? Physical evidence sabili. Mo? Sabi ko lang, hindi ako makapag-share. Hindi ako makapag-share mo. Hindi. Documentary evidence. Ang hinahanap ko ngayon, yung physical evidence. Sasakyan ko yung style mo. Sige. Style yun mo. Yun nga. Halimbawa, nung first BCE, before Christian era, nung sinakop ni Pompey yung Israel, ngayon, mayroong na lang Messianic, Jewish Messianic movement doon. Mayroong nakaukit doon sa tablet, yung ano ba ng tablet na yun? Kasi sabi ko sa iyo, mahirap dito pag live kasi hindi ko na ibigay yung referensya ko. Pero yung tablet na yun, bro, kung doon ko tinitidyo, bro, kahit ibasahin mo doon sa National Geographic Channel na merong doon tablet na yung tinatawag. Sandali, huwag mo ka babat din. Hindi ka. Paano ko magsishare sa cellphone nga lang ako eh? Sabi ko nga sa iyo, messenger, pero ayaw mo. So ito na lang sasabihin ko. Comment mo sa ano? Hindi, ito na lang. Ikaw na lang mismo mag-research.
Hindi ako makapag-comment, bro. Kasi nakatingin ako sa yung live ngayon eh. Nakatingin ako live sa ngayon. So, ganito na lang. So, ganito. Hindi nga, di. Wala nga akong oras mag-type-type dito kasi ano itong cellphone ko naka-blur. Di, pakinggan mo muna kasi ako, bro. Kaya ang sinasabi ko. Ngayon, yung tablet na yung bro, tatawag nun yung Gabriel-like inscription ba yun? Ngayon. Ano yan? Yung Gabriel-like inscription ba yun? Yung tablet ng mga... Ano yung Gabriela? Basta yung iwan ko, di ako, nalimutan ko, di ko siya. Basta kayong tablet na yun, dating back first century BCE, before Christian era, ha? Wait lang, Aljan. Na mayroong... Yes, unmute muna. Mag-mute ka dyan, Aljan. Hindi ko maano, nag-feedback, bro. Ganito, ha? Sige, go. Ano yung search ko dito ngayon, dali. Mayroon ako, may bubukingin mo na kaya na si Lice, ha? Nandako ito na naman to. Sabi ko na walang babatin eh. Teka muna, Brother Aljan. Sige, Brother Unmasking Lies, ilabas mo yung sinasabi mong ebidensya mo. Sabi, yan ang sinasabi ko, bro. Sabi ko nga sa'yo, wala akong time ngayon. Sabi ko nga sa'yo. Ako yung ibubuod ko lang ba? Alam ko lang hinata nito. Yun, hingan mo ako. Ibubuod ko na ngayon. Merong... Wait lang. Ang ginagawa mo ngayon, bro, documentary... Ganito, bro. Naalala ko na. Naalala ko na, i-type mo lang. Payag, hinahanapan mo ko physical evidence. Ikaw naman ngayon ang hanap ko ng physical evidence. Huwag ka magdaldal ng documentary evidence dyan. Physical evidence. Mo hinahanap ko. Asan? Makilig ka. Yung mic mo, mas malakas pa ang mic ni Almas Clay sa'yo. Yan, ano kasi, sabi na, mag-out muna ako sa Messenger Room, ha? Dahil hindi mapigilan eh. Sige. Ilipat ako to sa kapila. Hello. Alam bro, kaya ako nga sabi ko sa iyo, hindi pa ako magdidebate sila kasi wala pa akong ready na nung yung hindi ko kasi alam mag screen tawag nito bro, yung mag-sync share. Ang naisip ko kasi yung mag ano lang sana ako yung mag print ako nung di i-type mo lang bro doon sa ano sa yung sa YouTube yung ano yung Messiah before Jesus. YouTube video ka gumawa ng kahit na ano sa YouTube, sa Google ko i-search nga. Nasabi yun yung ano yung Gabriel-like encryption na yun, isang tablet yun, nasulat Hudyo, since way back, before Christian era, yung mayroong mga Hudyo doon na, yung kinikilala nila na leader is Messiah nila. Kasi ganun ang, kung ang Messiah ay, nakapagligtas, Redeemer, hindi Diyos, hindi ano, kundi, bilang, gagaya ni Haring David, bilang isang manananggol, di ba, si Haring David, pinagtanggol niya ang bayan niya to, sa pamagitan ng anointed siya ng Diyos. Kumbaga, anointed one siya, kumbaga, Kristo siya. Sa time na yun, Messiah siya. Teka. Dahil mo tinadaldali, nasan yung physical evidence? Yun nga yung Gabriel-like inscription, pangalawa. Sige. Yung sumasada. Pangatlo, yung Jewish, ano, Barkoba, si Simon Barkoba. Yun, meron yung mga coins niya, at yung takasulat niya, okay, sa hindi. Iba na yun. Hindi yan ang hinahanap, bro. Anong hinahanap? Merong coins yan si Barkoba, bro. Nataan ang physical evidence na sinasabi mo. Yun nga, yung coins nga at saka liter nung yung secretary ni Barkoba na nagsasulat niyan sa habang nasa kuweba sila. Hindi yan tanong ko. Sabi mo kasi ang Christian mga barbarian. Bro, wala akong sinabing barbarian, bro. Ang sabi ko, yung Kristo na kinikilala nung mga Hudyo, military leader yun. Asan na ang Kristo ng mga Hudyo na military leader? Nasaan na ang physical evidence na? Yun nga, Gabriel-like encryption ba yun? Yung ano? Gabriel-like encryption. Meron doon yung leader nila, namatay yun. Isa yung... Asan dito? Sabi ko nga, hindi ako, ano, basta meron. Sige, pag-alabas natin na ano na... na yung physical evidence na sinasabi niya, ipakita ko sa screen. Type mo na lang kasi yung ano, yung Jesus, Messiah before Jesus ba yun? Yung yan. Kay ano? Yung kay ano ba? Sino ba yung archaeologist na yun? Ito. Kasi Messiah before Jesus. Yan. Ito yung ano, yung sinasabi mo na ano na ito ba? Ring. Hindi bro, tablet. Na naka-encrypt doon yung bro. Gabriela inscription tablet. Sige. Gabriela inscription na tayo. Ano ba tawag inscription na yun? Basta nandiyan doon sa... Ito ba? Ang hinahanap mo. Yan, tablet.
Ano bang ano yan? Grablek encryption ba yun? Ito ba? Tablet, ayan. Yan ba yung nahanap mo? Double check hindi na natin. Bro, hindi yan bro. Ayan. Ito ba? Asan ang hindi physical encryption? Hindi bro, kasi... Hindi yan. Hindi. Sige, asan? Labas mo. I-type muna sa YouTube yung Messiah before Jesus bro. Mandun, meron dun. Kay... Kwento yan eh. Hindi, meron kang tablet dun. Hindi kwento yun. Tablet yung pinipisint nila na na-discovery. Yung nakapuno, meron naka-encrypt dun na meron na ano? Yung mga... Ano naka-encrypt dun? Na yung leader nila, pinaniwalaan nilang Messiah or Kristo. Nakala nila, nagbilitas nila laban sa mga ano, mga Romano. Tama. Oo. Kung tama sinasabi mo na ang kanila palang Messiah ay ang military leader. Bakit hanggang ngayon ang mga Hudyo naghihintay pa rin sa kanilang Misaya? Pwede ako sumagot? Ikaw, sagutin mo. Oh, sige, kasi nga namatay lahat yun eh. Nagkaroon ng 3 wars noon, Jewish Roman wars. Tatlong mission pagka... Sino ang military leader na Kristo sa kanila? Sino? Yun nga, isa na yun si Simon Barcoba. Last revolt na yun. Sino, Simon Barcoba? Barcoba revolt. Sige, Simon Barcoba. Sige, search mo dyan. Military leader. O ngayon, saan dito sinasabi na siya ay Messiah? Sige, yan mo. Basahin mo. Walang lalaktawan ha. Baka pareha kay Bro Romil, nilalaktawan niya yung sabi, long-witted Messiah. Son of Jewish. Meron na, bro? Wag ka naman sanang gumawa ng kwento, brother. Sige, ito, basahin ko. Yung sinasabi niyang long-awaiting. Basahin. Eh, ano mo bro? Magaling ako. Ito, basahin ko. Simon Ben Koseba or Koseba, commonly known as Barcoba, ito, was a Jewish military leader who led the Barcoba Revolt against the Roman Empire in 132 CE. The revolt established a 3-year-long independent Jewish state in which Barcoba ruled as Nasi or Prince. Some of the rabbinic scholars in his time imagined oh, siyempre, di ba? Imagine. Tuloy. To be the long-expected Messiah. Oh, Barcoba see? Barcoba was killed by the Romans in the 45th century. Namatay lahat yan eh. Ito ngayon bro. Anong unawa mo sa imagined him? Iniisip nila na yun yung Messiah kasi maraming, kung pag-aralan mo yung kay Barcoba, marami siyang napatay na mga... Ang deklarasyon mo kanina, leader nila, ang kanilang Kristo, ang kanilang Messiah. Ikaw diba, nag-explain. So dapat ako nag-explain dapat, di ba? Sandali. Ito ngayon, tatanungin kita ngayon. Sabi mo kasi, ang turo ng mga Hudyo na si Simon Barcoba ang kanilang Kristo. Ang kanilang Kristo. Hindi turo, bro. Pinaniniwalaan ng ilang Hudyo. Hindi turo. Pinapaniwalaan ng ilang Hudyo na siya na yung awitin kasi naghintay sila ng Kristo. Tagabalita sa kanila eh. Pinapaniwalaan. Imagine. Ini-imagine lang nila. Fact ba yun? hindi lang nila. Wag ikaw mag ano ka nang insert ano eh. Ini-imagine nila na yun si nang sinabing they imagined him. Some of the rabbinic scholars in his time imagined him. Yung imagine him, fuck yun hindi. Oh, sagutin kita. Huwag mo kababatin ha. Ini-imagine nila na yun na yung Messiah nila kasi may mga instance na si Barcoba nanalo sa mga labanan pero bandang huli. Sandali. Huwag mo na batin kasi. Hindi na ko, wag kang mag-aksaya ng oras. Hindi, wag mo na, pakinggan mo ako. Inimagine nila na yun kasi nga yung awitin ng Messiah nila is tagapagtanggol. O, ganito. Pero sa kasamaang palad, natalo. Natalo, di ba? Hindi yan ang tanong ko eh. Ang tanong ko, yung term na in his time, imagine him, fuck ba yung imagine lang? Fuck yun sa time nila kasi mayroon siyang napanalo. Sandali. Imagine lang pala. Paano naging fuck kung imi-imagine lang pala? Hindi, magsagot ako. Padre Angel, sagot ako. Ka, Padre Angel. Hindi, sagot ako. Padre Angel, mamagitan ka. Hello bro. Sabi niya kasi, Padre Angel, sabi niya kasi, yung ini-imagine lang fact na daw. Ito bro, hindi pa to debate ha. Kumbaga, premise lang to ha. Kasi hindi pa ako ready nga. Hindi, wala pa nga akong nagbatil lang ako kasi. Kung ready ka o hindi, isinta mo ito, under cross na dito na yun. Sige. Sabi niya kasi, Padre Angel, yung ini-imagine daw, fact daw yun. Bro, ganito ah, para may kaayusan na para sa iyo na rin to unmasking lies dahil chance mo nang maipaliwanag mo po yung ano mo. So, hindi mo magsalita?
Hindi, sandali lang po ah. Okay, ganito na lang po ah. So sige, so gusto mo bang ituloy itong ano o gusto mo mag-schedule ng talakayan formal para ma-present mo yung sandali po. Gusto mo ba magtalakay na formal para ma-present mo, maging ready ka kasi ngayon? Yes po. So ano po yung dapat po, let's confirm anong araw, anong oras, at siguraduhin mo po sa publiko ngayon na magtalakayan, mag-ready kasi ngayon magkakaroon tayo ng ano diyan eh. So ang maging problema diyan, di ka ready, tapos biglang tatanong si ano, hindi ka rin ready sumasagot, si Bro Jando naman di rin ready pa sa mga ano niya, sa mga pwedeng ibigay na mga referensya. But ngayon mas maganda po siguro para maayos 'yon, yung talakayan, may present mo mabuti, mayroon kang ready papers, reference. Okay, bro. Okay lang po ba? May schedule po natin. Yes po, bro. Yes po, team lang po ako sa'yo, bro. Kasi si Jando, binilak na ako eh. Ayaw niya. Kasi ako, hindi naman ako nagpapadibati sa kanya eh. Humingi lang ako nung nang share niya kung yung natutunan niya. Pero ano, debate tayo gito. Dalhin mo nga yung, huwag naman ganun. Ang tao, naghahanap ng katotohanan. Hindi yung pagmamayabang, i-ano mo ako ng magmamayabang. Ito talaga, sinungaling ka na naman dyan. Totoo yun, di ba? Gusto mo magsasama yung usapan na si Messenger? Father Angel, binlock ko siya, Father Angel, dahil ang gusto niya, dun kami sa chat. Ang sabi ko okay, sa diba? Live. Oh, diba? Bro, sabi ko, sandali po ha, moderator. O ganito, ako na lang magtanong sa'yo, bro, kasi programa mo to. Ako na lang magtanong sa'yo, pwede? Ikaw lang nag-cross sa amin sa akin eh. Kung ako mag-cross sa amin sa'yo, titignan natin kung may sagot ka. Bro, unmasking, sandali po ha, para mas nasa ayos. Gusto mo, alam ko, gusto mo rin nasa ayos, di ba? Ayaw mong binabati, ayaw mo rin na magulo. Opo. Tama. Para mas nasa ayos, ganito. Ang mangyayari kasi kung ngayon ba, gusto mo ba ng kahit papano formal ng talakayan kahit ilang minuto o kasi biglaan to. Kaso ang magiging problema mo, hindi ka sigurado sa mga reference mo kasi kanina ka bro, sigurado bro, siguradong ako. So maibibigay, sandali po, maibibigay mo ba yung mga reference mo? Kasi opo. Siya maipapakita naman po kay ano eh, kay Jando, maipapakita naman ni Jando. So ngayong oras na to, willing ka po na makipagtalakayan mga ilang minuto? Hindi ngayon bro, hindi ngayon, sabi mo nga. Sabi mo nga bro, Angel, na hayaan na natin na ibang time, 'di ba, para makapaghanda ako kasi dito talaga sana magtanong lang ako pero akong tinatanong. Yun na nga po yung kung para nasa ayos po tayo. So okay nga, sige, schedule na natin. Totoo na to ha. Bro Jando, ito, pwede mo nang sabihin ng baklaw ano, pag hindi natuloy ito, tutuhanan natin ito. Yes, okay, para nasa ayos po, no? Ano kasi ba, next Sunday? Oh, sige. Hindi, ganito po, let's confirm ha, last chance na po to kasi alam mo, okay, brother, okay. Ang ginawa lahat ng mga kasama natin, naglagay sila ng thumbnail, in-announce, tapos sa nangyari, yun nga, sabi mo, walang confirmation of schedule. Ngayon, bro, ganito bro, po natin. In-explain ko na kang Bro Jando yan, sabi ko nga, hindi na ako makidibate kasi nga sabi ko baka matitinis lang ako manyerbos, hindi ko malimutan kung yung sasabihin ko. Ngayon ayaw niya talaga, gusto ko nga talaga sharing lang kami dalawa. Kami lang ba? Malay mo baka makabig niya ako, ano bang kabig? Basta yun na yun. Nakatuo pala. Hindi, from unmasking ganito po yun ha. Willing ka ba na public talakayan or at least debates schedule natin Yes po. Yes po, totoo na yun. Pero yun, hinihintay ko permission ko ha. Hindi yun, hindi ko alam. Tapos babatin, sasabihin na ganito ganyan, hinihintay. Wala naman akong sasabihin na ganito. Yeah, sige, okay, sige po. Mayroon na po ang Facebook po. Unmasking Lies, paki-add na lang po ako at may message. Okay, so far, wala po kayong maibibigay na exact schedule for talakayan, wala pa? Baka ngayong parating na Sabado, bro. May message lang ako. Di ba Sabado ngayon? Baka pala, siguro. Baka. Hindi, kasi nga, di ko nga masabi kasi may trabaho rin ako. Okay. So, pero ganito. Oh, ganito na lang. Either ngayong darating na Sabado o sa makalawang Sabado. Pag hindi pa sa makalawang Sabado, sabi mo sinungaling ako. Bigyan mo ko 2 linggo. Ganun. Okay. So wala okay. Pa pala. Siguro po mas maganda kayo na lang ang mag-confirm imbis na kami. So alam mo, bro, ang ganda ko sa panamin, bro, sa Messenger ngayon. Manhinakan nga ako, sabi ko ganito ganyan. Talagang dadalhin niya ako dito. Ngayon, gusto ko ako magtanong sa kanya, akong tinatanong. Ano ba 'yun? Okay. Oh, ito tanong ko muna diyan. Ganun na lang po ang mangyayari ngayon kasi medyo ano na yun, baka okay naman ngayon kung gusto mo konting tanungan lang
Ngayon, konting tanungan and then talagang formal talakayan, i-schedule natin, i-confirm na lang muna sa inyo kasi mahirap yung mag-schedule tapos wala pa palang confirmation sa inyo. So, hintayin po namin kayo yung talagang exact date nyo, ha? So, ngayong oras na to, ang gagawin natin, konting ano Ranger. Lang, konting question and answer portion. O, konti, ngayon. Ranger. Yes, bro. Hindi ba may trabaho si Unmasking Lai, sabi niya? Hmm. Anong araw ang day off mo? Hindi, Sabado, bro, Jando, sabi nga niya, sabi nga niya, siya daw ang, mahirap kasi yung sinasabi niya, baka eh. So, ayan baka ang yung nga lagi sinasabi, let's confirm first bago tayo mag-announce. Kasi napakarami yung viewers. Bibigyan mo one to three weeks. Pag hindi natuloy yun, ang kingin ko na talagang ano ako, duwag rito ganyan. Sabihin nyo na, sabihin, kaya gusto nyo sabihin. Bibigyan mo na within 3 weeks, ha? Pero Jando, yes. Ayusin mo yung date kasi 'di ba may pupuntahan ka sa ano yung sinabi mong wala ka dito. Oh, yun nga, 12 to 16 wala ako. Oh, yun nga lang. Linggo. Hindi, wag na lang Sabado yung Linggo. Wala pwede bang ano? Hindi pwede ang Linggo dahil ano ako? Testimony night namin yung Linggo. Sa iba ang Linggo. Hindi bali bro, basta pipim na lang kita bro kung kailan ka ano. Wag mo lang okay, block, ibalik mo na 'yon. Ito maganda naman usapan natin, binablock mo ako eh. Binablock kita. Mo kasi sa chat eh. Sinabi naman ngayon sa chat, hindi akong keyboard warrior. In-explain ko na sa iyo, bro. Yung kailangan ko kung bakit talaga. hindi ako makapag-ano sa iyo kasi nga baguhan ako. Di ba mo matanggap 'yon? Bro, bro, ito. Ako ako babalak. Inuunawa ko naman na ang ano ko is baguhan o hindi. Inuunawa ko naman 'yan. Ang sa akin lang kasi. Tapos nag-i-insist ka na sinasabi mong ebidensya na hindi mo pa napapatunayan. Ayan, nabasa natin, ini-imagine lang pala. Naging paki-imagine lang pala. Sige, ganito, in-imagine. Oh. Ako na lang tanong sa iyo, bro, isa lang. Ako, pwede? Okay, ganito po. Kasi para nasa ayos. Kasi hindi mo, anong imagine kasi, hindi mo mabigyan ng kuwiran eh. Bro, lang sa'yo. Bro, sandali po ah. Ganito na lang. Sige, gusto mong ituloy ito ngayon kahit na ilang minuto lang. Hindi bro, patanong lang. Yes. Tanong lang so, ko bro, isang tanong lang. Alis na ako. Hindi ako magre-reba. Okay. Tanong lang. Ilang tanong po ang gusto niya? Isa, dalawa? Isa, dalawa ata. Ganun. Kunahin ko yung sa Mateo 16:18. Pero hindi ka pwedeng tanungin. Hindi, yun. Hindi rin ako magre-reba. Kung anong sagot niya, hindi ko na-reba. Tama man o mali. Okay. Opo, kasi mas maganda kasi, sa talakayan, i-confirm mo na lang natin next time yan. So, 2 to 3 weeks, let's schedule po para nasa ayos. At nakipagtalakayan na po ba kayong formal dati? Hindi pa? Wala, hindi pa talaga sa ano lang sa chat-chat lang, kaya ito sa mga, comment lang. O, sige, parang gagawin lang naman natin yon. It's like a debate na rin, pero at least nasa ayos lang yon. No? Talakayan is more on ano lang naman yan. Question and answer portion at ano. Lalagyan lang natin ng konting oras, ng konting ano, para walang magbabat in. So, ganito po yung mangyayari, kapatid. Mag-question ka na lang muna ng isa o dalawa ngayon at kung ano man ang sagot nila, huwag ka na lang mag-rebat. Okay. Kasi pag nag-rebat ka, tatanungin ka eh. So, humahaba. Haba, tama. Okay, so ganito po yung mangyayari. Sa akin kasi para ma-justify yung term na imagine, yung ibig sabihin ni Jando na imagine lang daw. Para ma-justify yes. Yun, tatanong lang akong... Yes, the problem is, nasa question and answer portion tayo, when you ask questions, if they answer, hindi ka pwede mag-rebat. Dahil pag nag-rebat ka, nagsaano ka na ng talakayan noon. Okay, so, sige. Iba po yung segment natin. So, the segment is, you're just asking question. Okay, pag binigay niya yung sagot po, huwag pong magbabat. You accept it or not, huwag pong magbabat. Dahil tatanungin kayong pabalik, hindi tayo matatapos. Hindi po ang magtalakayan po. Okay, now you can ask question po. Sige po. Hello bro. Okay, go ahead. Pwede na magtanong? Okay, go ahead. Sige po, magtanong na po. Ganito. 'Di ba yung teksto na supporting niyo na yung kayong tatag ng Kristo 33D is Mateo 16:18. Tanong ko bro, yung iglesia ba na sinasabi doon sa Mateo 16:18, iglesia ba na anong iglesia 'yon? Mga tao. Kasi marami akong narinig, mga tao, mayroong church, ano bang mga tao bro. Mga tao. So, sa iglesia, iba? Sa English church, sa Spanish iglesia, sa Tagalog simbahan. Ang pagkahulugan noon, mga tao. Congregation ganun, mga community ganun. Grupo. Ngayon bro,
yung committee na yung bro, meron ba silang ano, yung naiwang mga ano na ganito ganyan na isulat nila yung sinasabi ni Kristo na nagtatag na ano na, na kumikilala ng isang misaya nila ay Diyos? Meron ba? Wala. First century? Yan mismong Biblia bro, yan mismong New Testament na nakasulat in Greek, actually, meron tayong ano, yung P59, yung fragment of the Gospel of John. Anong date bro? Eto, pakita ko sa screen ano. P59. Ayan ha. P59. Alam ko lang, kasi laki lang yung ano, yung ATM card. Na ATM card. Yung fragment ng diyan, nung pinaka small as ATM card, sabi ng mga ano. Sige, patuloy lang. Anong ATM card eh? Di, kasing laki sabi ng mga scholar na ano. Kasing laki. Pero, ano yun? Anong date yun? Sige nga. Ito. First century ba yun? 33, sa panahon ni Kristo? Ito. Open ko dito. Wait lang ha. Malaki ito eh. Dapat. Dera ito. Kuha natin yung original size niya. Ito. Yan. P52 pala. A fragment of the Gospel of John is the oldest known manuscript fragment of the New Testament. Description, language niya is Greek. Medium niya is papyrus. Approximate date is C 120 to 153. Place of discovery, Egypt. Date of discovery acquisition is 1920. Current location is John Rylands Library, Manchester, England. Manuscript number, P52. Manuscript family is Alexandrian. Yun ang ano. And then, yung laki niya, ito. Sabi niya, pang ATM daw. Hindi, yung pinakauna, sabi ko, yung... Sinabala na, oh. Yan, ito yung ano. O, pang ano daw. Yan. P52, the Gospel of John. Ayan. Yan yung ano, yung fragment. Ang tanong so, ko, 33 AD ba yan, bro? 33 AD? Way back? Or second century? Nang, ando nga, sa 120 CE. Kasi si John, nagsulat si John ng gospel niya, nasa 100 AD siya nagsulat. Hindi mo na-research yun? Hindi, research ko bro. Research. Ngayon bro. Then nag-research ka, huwag mo kong tanungin kung 33 AD ba siya nagsulat. Then wala namang research na nagsasabi, 33 AD nagsulat si John ng gospel niya. Hindi. Sure ka ba na si John ang sulat nun? Yes. Anong proof mo? Meron bang original na si John? Kasi sabi ng mga scholar is unknown. Sige, asan ang ebidensya mo na unknown yun? Oh, tututol ka ha? Tututol ka ngayon. Sige, ikaw ang hanapan mo ngayon. Nasaan sabi ko na, sabi ko mga scholars, unknown author. The John is unknown author. Sige, sinong Catholic Bible, o sinong Bible scholar, Catholic o Protestant, sinong Bible scholar nagsabi na hindi si John nagsulat nung Gospel of John? Sige, i-type mo sa ano, sa internet. Gospel of John. Sige, type natin na. The Marites. Sige. Okay. Ano pa ba? Gospel of John. No, ito. Yan. So, asan dito? Saan ako mabubukas? Asan ba? Wala naman dyan. Asan nga? Saan ako mabubukas? Ito na. Gospel of John. Saan ako mabubukas? Wikipedia bro. Wikipedia. Wikipedia. Okay. Okay. Oh? Basahin mo. Gospel of John is the fourth or the four canonical gospels. It contains a highly schematic account of the ministry of Jesus with seven signs culminating culminating in the raising of Lazarus. Oh. Then, foreshadowing the resurrection of Jesus and seven
I am this discourses concerned with issues of the church synagogue debate at the time of composition. O, ano pang ano? Tuloy? Hindi, baba. Tuloy lang. Okay, tuloy ako. Ano nga? Okay, sabi dito is, discourses concerned with issues of the church synagogue debate at the time of composition, culminating in Thomas' proclamation of the risen Jesus as my Lord and my God. The Gospel's concluding verses set out its purpose, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. John reads its final form around 90 to 110 AD, although it contains sign of origins dating back to AD 70 and possibly even earlier. Like the three other Gospels, it is anonymous, although it identifies an unnamed disciple whom Jesus loved as the source of his traditions. It most likely arose with a Johannine community, and as it is closely related in style and content to the three Johannine epistles, most scholars treat the four books as a single corpus of Johannine literature, albeit not from the same author. Ano mo, bro? Nabasa mo yung anonymous, bro? Anonymous. Like the three other Gospels, it is anonymous, although it identifies as an unnamed disciple whom Jesus loved as the source of his traditions. So ano anonymous na mo sa anonymous? Hindi kilala. Hindi na kilala. Ano anonymous, di ba? Brother Angel, to confirm lang, Brother Angel. Yung unawa pa ni ano ni Unmasking Lies dito sa linyang ito is tama o mali? Well, ano bang anonymous sa'yo, bro? Ano bang anonymous? Iba confirm ko lang kasi baka ako sumagot, baka ayaw maniwala eh. Iba confirm ko lang. Hindi, ganito na lang, no? So dahil dun sa term, matingnan mo yung buong statement naman, bro, Unmasking. Tingnan mo yung buong statement din. Hindi ibig sabihin, pag sinabing anonymous, yun na yun. But meron siya nakasaad naman eh, no? And at the same time, tandaan po natin, no, hindi lahat ng mga narinig na nababasa natin is pagka may isang salita ay yun na yun, kasi may mga paliwanag yan later. So you need to really talagang himay-himay yan. Ano ba talagang ano dapat na may sinabi yung anonymous, bro? Yes. Meaning hindi kilala kung sino ng author na yun. Kaya nga sa dito sa according to the book, di ba? Bukas na yung Google Translate para makita natin kung tama yung unawa ni Unmasking Lies. Oh, kung okay. Anonymous, di ba? Anonymous. Anonymous. Oh. Filipino tayo. Sinonym yan ng... Kaya natin kung author ba yung anonymous. Tulad ng... Author. Anonymous author. Ebanghelyo. Ito ha? Tulad ng tatlong iba pang ebanghelyo, ito ay hindi nagpapakilala, bagamat kinikilala nito ang isang hindi pinangalan ng disipulo na minahal ni Jesus bilang ang pinagmula ng mga tradisyon nito. Ang pinagmula ng mga tradisyon nito. Sino pinagmulan, bro? Pinagmula ng tradisyon. Oh, na disipulo na minahal ni Jesus. Sino yan? Sino yung disipulo na minahal ni Jesus na siya pinagmula ng naturang tradisyon? Sino? Sino yun? Alam ko sa pagkaano nyo, yung tradisyon nga, yung tradisyon kasi paniniwala nyo. Yung pinagmulan, yun yung pinagmulan. Kaya nga, si John Debilab yan eh, di ba? Yun ang tradisyon nila. Pero in real life, gano'n na, ito naman tayo. Mali bro. Ang sabi dito, sabi to ha, ulitin natin ha, tulad si ng... John Debilab yan, bro. Tulad ng tatlong iba pang ebanghelyo, ito ay hindi nagpapakilala. Bagamat... Diba? Tulad, oh. Sari, bagamat, bro, tulad ng tatlong ito, di ba, tulad same nung three ebanghelyo, yung three evangelist na yun, Mateo, Mark, Luke, yun. Hindi so, napapakilala. Hindi napakilala. Unknown yun, kasi hindi napakilala eh, di ba? Meron bang hindi napakilala na kilala mo? Ito, may ano bro, may circumstantial evidence, oh. Oh yes, kasi yun so, yun ang turo nyo. Kinikilala nito, yung mismong ebanghelyo, kinikilala nito ang isang hindi pinangalan ng disipulo na minahal ni Jesus. Sino tong disipulong minahal ni Jesus na siyang pinagmula ng tradisyon nito? Bilang ang pinagmula ng tradisyon nito. Sino ang disipulong minahal ni Jesus na siyang pinagmula ng naturang ebanghelyo? Sino? Yung tradisyon nyo, yung paniniwala na si John Debilab yun. Hindi, si John Debilab yun, di ba? John Debilab yun, laging kasama ni Jesus.
Hindi ko tinatanong kung ano yung tradisyon namin. Ang tinatanong ko sa iyo, sino ang disipulo na minahal ni Jesus na siyang pinagmulan ng Gospel of John? Yung tradisyon na yan is the Gospel of John. Sino ang disipulo na minahal ni Jesus na siyang pinagmulan ng tradisyon na yan, yung ano, yung Gospel of John? Sino? Yun nga, si John de Bilab, di ba? O, si John nga. O, si John de Bilab sa tradisyon nga. Saan kinuha yung tradisyon? Sa Biblia. Ganun ang tradisyon mismo nang galing sa disipulo na minahal ni Jesus. Ang tradisyon mismo, napakaliwanag ng linya dyan. Kaya, asa ba kinukuha yung tradisyon? Hindi ba yun sa Biblia? Mali. Sa Biblia. Sige nga. Kuha ka ng tradisyon. Sus, kuha ka ng sus ng John de Bila. Tandali. Kuha ka ng sus ngayon outside the Bible kung makikita ka. Sige nga. Kuha ko ng ano? Ng tagapamagitan para makita kung tama ba unawa ko o mali. Brother Angel, ang unawa ko dito, Brother Angel, na ang ebanghelyo ni John ay nagmula sa disipulo na minahal ni Jesus. Tama ba? Ito ba sinasabi rito? Okay, linawin po natin yan. No? Napakalinaw naman yung paliwanag dyan. Unang-una, ang Wikipedia, during that time, hindi na naman nila alam talaga yan. Makakaalam yan yung Katoliko, yung pinagmulan hindi ng... Hindi bro. Wait, ito kasi Wikipedia. Wait, sandali po. Hindi po sa social Wikipedia. Bro, hindi po kasi social Wikipedia. Diba, publisher lang siya, tagalathala. Bro, di ba sabi mo mag-question ka lang? Hindi, niminislip niyo kasi. Hindi, yun ang nga sinasabi natin. Kung mag-question ka lang and then may answer naman at may paliwanag, bro, napakalinaw naman ng paliwanag. Ngayon, nasa sayo nga, kaya nga sabi natin, kung gusto mo nga nung talakayan later na, kasi nakahaba yan, pinapaliwanag na nga, may sagot. Sige, iiwan ko na lang yan, bro. Yes. Sige, Brother Angel. Yes, bro. Angel, ipapaklaro ko lang, Brother Angel. Tama ba yung unawa ko na ang pinagmula ng Gospel of John ayon dito ay ang pinangalan ng disipulo na minahal ni Jesus? Tama ba yung unawa ko o mali yung unawa ko? Of course, kaya nga yung Wikipedia, may idea na rin siya. Sino yon? Yung beloved nga ni si John. So yun yung sabi ko, diba? Tinututulan ni Unmasking Lies. Kaya nga mas maganda, no? Ang wag ako tututol, oh. Sige. Yes, because you just, in segment, it's just question and answer. Sige, pasok na ako sa pangalawang tanong para matapos ito. Yes, oo, kasi medyo ano yung mga tao. Sa susunod talakayan, bro, mas maganda, may chance ka. Mag-rebat. Ito na lang, huling tanong na to, bro. Last na to. Okay, bro. Sige, bro. Napakaliwanag ng binasa, eh. Maliwanag nga, pero di mo naintindihan. Usapan, wala mag-rebat. Okay, sabi. Hindi kasi, bro, nagpahabol siya, bro, eh. Kasi pinapalabas niya na mali ako dito, eh. Pero di bali, okay, talakayan na lang, formal talakayan. Sige, okay. Pangalawang tanong. Position mo, sandali po, ah. Ang position mo ngayon, segment po dito sa punto ngayong araw na to, mag-ask lang tayo ng question. Yun lang po, ha? Okay. Oh, sa ganun daw. The question starts now. Sige po. Parang ang tanong, narinig ko lagi, sa time nung mga apostol, wala po yung New Testament. Tama ba? Sa time ng mga apostol, yes. Hindi pa nila isinusulat yung New Testament sa kanilang time. Hindi pa. Okay. But, Okay na, tama. Okay na yun. Okay na. Okay na yun. Guys, wag mo putulin. Pag sumasagot siya, wag mo putulin. Ikaw talaga. Sige. Okay na sana sa akin yun, eh. Tama na yun. Mislead ka, bro. Pinuputol mo, bro. Dali, palilitaw mo na hindi sila nagsulat. Ano, ipigaw mo pa ako. Kapag sinabi namin na wala pang New Testament noon, ibig sabihin, hindi siya kabilang sa Bible, pero nagsusulat na sila. Okay, sandali, Masking Lies, ha? Yun ang sagot niya. So, nagsusulat pa lang, wala sa Biblia. So, you have next question? Wala nga silang malay na yung kanilang mga isinulat, idadagdag sa Bible, eh. Wala silang malay na, eh. Nagsusulat sila ng kanilang mga sulat na siya ibinibigay lang sa kanilang mga disipulo. Sa time ng apostol yon. Oh yes, nagsusulat sila ng kanilang babasahin. Sinulat ni Pablo yung kanya, sinulat ni Mateo yung kanya, ni Lucas, ni Marcos, ni Apostol Pablo yung kanilang mga sinulat.
Pero hindi nila alam na idadagdag yon sa Biblia. Ang Katoliko ang nagtawag doon ng New Testament, yung kanilang mga isinulat. Pero sa panahon nila, ang Biblia, Old Testament lang, wala pang New Testament, tama yon. Pero hindi ibig sabihin na wala silang isinulat dahil ibang tao ang nagsulat. Okay, yung ganito. Kaya mo puputuli. Okay, yung ganito. Mga, sa palagay mo, mga ilang, anong mga taon kayo nagsulat sila? Siyempre, nung buhay pa sila, natural. Hindi nga, anong mga taon yun? Sa panahon ni Kristo ba? 33 AD, before, after? No. Nagsulat sila, wala na si Kristo sa lupa. Umakyat na sa langit nung sila yung nagsimulang magsulat. Nilang turo kasi sa kanila, ang utos sa kanila, Mga anong taon kayo yun, nagsulat sila? Eh, i-search natin. I-search natin, ha? Sige. Huwag na, matatagal na tayo. Hindi, nagtanong ka eh. Ayokong... Sige. When the Gospel of John was written. Oh. Hindi to about Gospel of John. Sabi ko yung mga buong gospel, yung poor gospel ganun. Oh, sige, unahin natin. Mm. Ito, the Gospel of John between 90 to 100 AD. How about Matthew? When the Gospel of Matthew was written. Hindi naman sabay-sabay ng sumulat yan eh. Kay Mateo naman, nasa mga 70 AD. How about Mark? Tingnan natin Mark. Kailan nagsulat? Mga 70 AD rin. How about, yun. Si Luke. Yun. Si Luke nagsulat noong mga 85 AD. Okay. Ganito, follow-up question. Paano mo nasabi yun na yung Mark, isa Mark nagsulat, yung Luke, si Luke nagsulat, yung Mateo, si Mateo nagsulat? Mayroon ka bang ebidensya pakita? Sila nagsulat, natural. Parang laman kasi, narinig ko sa mga scholar like Bart Ehrman na hindi sila nung nagsulat nung... Sinang scholar? Scholar? Bart Ehrman, marami. Si, ano to, si... Isa na rin si Bart Ehrman, si Robert Price. Huwag ka mag... Robert Price. Sino ba si Robert Price? Tingnan natin. Marami. Robert Price. Sino si Robert Price? Tingnan natin. Robert Price is an American New Testament scholar who argues... Sige, ano sinabi ni Robert Price? Yung Book of Mateo, hindi mo ma-search yung bro kasi nasa video na yon na hindi sila mismo yung nagsulat. Sino ang sulat? New Testament, according, sino ang sulat ng Book of Mateo? Malay natin, malay nila. Anonymous nga, kaya hindi alam eh. Di ba? Meron bang anonymous na may alam? Oy, teka, magkaunawaan tayo. Sige. Tatawa ka sa sarili mo ha. Ngayon ako, mo sana, specific yung sagot namin, nagsulat sa aklat ni Mateo, ay si Mateo. Tapos, yung sayo mo naman, nangangapa pa. Hindi, tagal na yung sinasabi bro. Tagal ko nang alam yun. Na hindi talaga yun nagsulat si Mateo na Mateo. Matagal mo na palang alam. Hindi ka nangangapa. Yung sino ang nagsulat ng aklat ni Mateo kundi si Mateo? Sabi nga anon. May alam ba? Anon. Nangangapa ka nga. Hindi. Yun ang sabi ng scholar eh. Nangangapa ba yung scholar? Sige, ipresento mo na sinabi ng scholar na hindi si Mateo ang sulat ng aklat ni Mateo. Napresento pa ako. Sabi ko yan sa'yo ha. Sabi ko yan sa'yo ha. Sa pagbabalik ko ngayong Martes ng gabi, ipresenta mo sa akin. Okay. At ipresenta mo rin sa akin na tagang si Mateo na sumulat ng Mateo. Sige, slow down tayo. Maganda yan. Kasi mga scholar nga, sinasabi ano, no, tapos ikaw pala, alam mo. Naku, pambihira tong tao na to. Sige. Okay. Oh, yan, yung tanong ko. Ganito. Since the time of Jesus, wala pa yung New Testament. Bumabasa sila sa Old Testament. Ngayon, itong tanong, may mababasa ka ba sa Old Testament na yung darating na Kristo ay Diyos? Yes. O magiging Diyos? O kaya anak ng Diyos? Dali. Walang sinasabing magiging Diyos. Hindi, pinanganak na Diyos. Ang sabi sa tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. Isaiah 9:6. Alam mo naman pala eh. Ba't mo magtatanong? Aware ka ba sa... Ito ha. Aware ka ba sa Hebreo? Na yung Hebreo na kiyilod yulad lano is past tense? Kumbaga ang bata itong pinanganak, hindi pa panganak pa lang. Aware ka ba dyan? Hindi. Tanong ko. Propesiya yan. Do sense ang nakalagay dyan. Hindi nga.
Hindi, so, ganito. Sa gamit na linya dyan, diba, it's a diba mayroon, hindi ba mayroong kayong kasabihan na hindi yung isda magtuturo sa ibon na paano lumipad, hindi yung ibon tuturo sa isda na, hindi yung ibon tuturo sa isda paano lumipad, hindi yung isda tuturo sa ibon paano lumangoy. Hindi ganito. Ang Old Testament sulat ngayon ng mga Hebreo. Ngayon, sinasabi sa Hebreo, yung Isaiah 9:6, ki yulad yulad lano, meaning past tense, ang batang pinanganak na, hindi pa panganak pa lang, so meaning, hindi future tense. Sige, sige. To prove your statement, bro. To prove your statement. Hindi, isis mo na lang yan, mahaba tayo. Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na yung bata sa Isaiah 9:6 ay pinanganak na sa panahon ni Isaiah? Marami. Sabi ko nga, wala akong time mag-present. At saka yung bata na yun, para sabihin ko sa'yo, si Hezekiah yung bro. Sige. Si Hezekiah. Tadagan natin yung problema mo ngayon. Tututol ka ba? Nasi Hezekiah na hindi? Tutol ako. Sige. Hindi siya. Ganun, ganun. Sandali, sandali. Tagtagan din yung problema mo. Sa pagbabalik mo, ilabas mo, ipresenta mo ang Bible scholar na nagsabi na sa Isaiah ni Bisaya si Hezekiah. Okay. Hindi lang Bible scholar, bro. Kundi yung mismo Hebrew reader ng mga rabbis. Ngayon, sige. Ay, teka. Ikaw maglalabas ha ng Hebrew. Ang Hebrew scholar, hindi naniniwala kay Jesus. Hindi Hebrew scholar. Hebrew words ba na mga Hebrew word tayo ang usapan natin is Hebrew words from root Hebreo. Ngayon, nakasulat yung Old Testament. Sandali, yung nakasulat yung Old Testament sa Hebreo. Ngayon, pakitaan mo muna. Sandali, baka ba rin? Pakitaan kita. Sandali na. Makinig ka. Muna, makinig ka. One Jewish time. Scholar, bro. Ang Jewish scholar. Sabi ko sa'yo eh. Hindi mo pinapatapos. Kaya pinapunta mo ko rito. Ang Jewish scholar, bro. Hindi yan naniniwala. Hindi yan naniniwala. Hindi ko sila ng tutol si Jesus Christ ang pinopropesiya na siya ang Kristo. Kaya nga sa Biblia, nakipagdebate si Apostol Pablo sa bagay na yan. Masaya natin yung sinasabi sa Acts chapter 18 verse 28. Bro, ang tinatanong ko, sinasabi ha? New Testament, bro. 18:28 in the book of Acts, ang sabi ganito. For with these strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah. So ang mga apostol, nagkikipagdebate ang mga apostol by proving that kasi ang mga Israelita hindi naniniwala. Tapos dadalhin mo ako sa mga scholar na hindi naniniwala. Natural ba ibibigay nilang pangalan? Bindalin mo ako sa Bible scholar na nagsabi na ang batang ipapanganak sa Isaiah 9:6 ay si Hezekiah. Doon mo ako dalhin. Go! O, pwede na magsagot? Ako tara, hindi, wala na akong time sagot. Pero sagutin na lang kita. Hindi yung dadalhin kita, kundi ang sibig ko sabihin, yung termino mismo yung meaning. Presenta ko sa iyo ng Hebrew word, kasi Hebrew word, mag-produce ka na ng Hebrew word na yung kiyulad lano is future tense. Hindi past tense. Ngayon ha, yan ang assignment mo. Bibigyan mo ako ng Hebrew word. Masinay ba kung hindi past tense? Hindi. Sabi ko nga, papatunayan mo nga. Kasi para sa'yo, future tense pa yung Isaiah 9:6 ngayon. Papatunayan ko. Ang sinabi ko kanina, wait lang. Ang sinabi ko kanina, kahit pa past tense ang nilagay, yan ay prophecy. At ang katuparan niyan ay si Kristo. Yan ay prophecy at katuparan si Kristo. Ito na ngayon. Bro, pag future tense mo, ibig sabihin pag, prophecy yan. Pag tumutol ka, dahil meron kang ibang paliwanag, kapatan mo ko ng Bible scholar to support your interpretation. Yes. O yun. Sino ang Bible scholar na maituro mo sa akin na nagsabi na ang batang ipapanganak sa Isaiah 9:6 ay Hezekiah? Bro, sabi ko mamagitan muna ako, bro Jando, bro unmasking lies. Magandang talakayan 'yan sa mas maganda 'yan sa former talakayan kasi kita mo alam ko na yung bersikulo niya eh. Pero di ba lang? Patunayan ko 'yan ngayon. Dandali, bro. Na yung palang bata sa Isaiah 9:6 is Jesus pala 'yon ngayon. Sinasabi doon. Bro unmasking. I-share ko lang sa iyo. Sinasabi doon yung bata, father. Ano po?
Excited ka? Promise mo kanina, hindi ka mag-re-rebat. Parang gusto ko na yata, bukas na yung debate. Kasi yun na nga yung sinasabi ko. Alam ko na agad yung masasabi ni Bro Jando eh. Hindi. Ganito po. Hindi dumaguan ako pero yung sinasabi niya, hindi na bago sa akin. Dagal ko nang narinig yan. Ako, magipagtala kaya ka sa akin sa live, hindi sa chat. Makinig muna tayong dalawa. Kaya, kasi magaling ka mag-ikot-ikot, ano? Ganyan ang gusto mo. Sandali po ah. Listen po muna para mas maganda mas yung nasa kaayusan, di po ba? So ganito natin ka para may kaayusan. Can you make an ito schedule dyan, po? Dito na patalo to eh. Alam ko eh. Sandali po, unmasking ha. Can you make an schedule? Alam mo po ba yung proseso sa debate or talakayan na magpe-present ka ng 10 minutes? Tapos alam ko na bro, lagi na ako narinig ng debate bro kahit di ako nakipag-debate, alam ko na. Okay. Kaya alam ko na, alam ko na sasagutin niya eh. Sandali alam po. Alam ko na. Bro, sandali po ah. Ganito yung gagawin natin. Ipo-formal debate natin siya. May 10 minutes presentation ng affirmative. Tapos may question and answer ng 7 minutes. And then, so yung mga ganun na proseso, mas maganda kasi kaysa ngayon na medyo magulo siya dahil hindi ready pareho. Ang gagawin natin para ready lahat, can we make an schedule? Kung gusto mo ba sa Tuesday? Tuesday po, schedule na namin kayo? Hindi, wapo po. Busy ako nun. Ah, okay. Kailan po? Para kasi pag ganito, medyo... Kaya, bigyan niyo ako 1 to 3 weeks eh. Kasi po ang dami dapat. Hindi na ako nun. Wala na. Talo na. Aminin ko na ano talaga ako. Ganito, ganyan. Kahit anong sabihin nyo. Kasi fault ko na yun. Kasi nag-promise na ako na ganito within 3 weeks. Pag hindi pa rin ako, yun, wala na. Surrender na ako. Titigilan ko na mag-ano sa inyo. Oh, sige. So, sino magko-confirm po? Kayo o si kayong tatawag na okay, ready na? Kami dalawa po magko-confirm kasi sabi niya mayroon din siyang ngalakad ng ganyan. So, yung mga time na yun, kung wala siyang lakatawag niya ako din, go. Parang excited na ako, bro Angel eh. Kasi ganito alam po yan. Estilo nito eh. Bro, unmasking, ganito po yan. Ha? Ang mga Saturday natin, 13, 20, and 27. So, you can make para mas formal na siya kasi ang alam nyo. Sige po kasi... Yan. Ina-announce, sandali po, ina-announce kasi yan. So, libu-libong tao, buong mundo na ang nag-aabang. So, ayaw na naming mapahiya this time. How many times na napahiya na yun? Kaya nga, kino-confirm ko na ngayon. Ha. Bigyan ako 1 to 3 weeks. Sandali po. Mayroon po tayong 13, 20, and 27. So, hindi ka pa rin sigurado ngayon? Hindi mo masasabi? Hindi nga, sabi ko nga, may confirmation nga ako. May Facebook na ako. Paki-add lang ako, unmasking lies, so message nyo ako. After 2 weeks na lang, no? Saka mo sabihin kung kailan ka pwede. Sige. So, Bro Angel, paki-add na lang yung unmasking lies sa Facebook para at least mag-confirm mo rin ako. Sige po, bro dyan to, kayo na pumbala. Sina Romela, tsaka sige, sina Adrian. Sige, yun na yun, tama na. Okay, salamat. At naka, maano pa niya yung iba kong handaan niya. Oo, sige, yun lang, at ang handaan yan, ito po ang mangyayari natin ha, para mag-ready ka. Yung presentation mo ng 10 minutes, i-ready mo. Yes, bro. Isipin nyo mo po yung ganito, mga tanong niya. Mag-ano ako ng camera, pero... Magmamast ako kasi nga for my okay, privacy sa pamilya ko. Ganun. Kasi para mapakita ko yung mga references ko through camera. Ganun. Mas maganda yon. So you have at least 10 minutes presentation. Nalibala na, Pringil. Alam ko na yun. Doon na lang. 10 minutes rebuttal. Okay. 10 minutes rebuttal, 5 minutes conclusion. Para lang i-ready mo. 10 minutes presentation, 10 minutes rebuttal, 5 minutes conclusion. Plus pero may hamon si bro dyan to. Paano lang. Pingis lang, mapingis. Ano matawag yung sa Tagalog? Pahapyaw. Ngayon Martes daw, papatunayan ko sa kanya yung Isaiah 9:6 na talagang sisikaya yun at hindi yung Jesus. Hindi yung debate ha. Hindi yung debate, kundi ano lang. Kumbaga, ibigayin ko lang okay. About sa Isaiah 9:6 lang. Bro, Jando? Sa Martes. Okay. Delka? Bro, Jando? Hello? Sinabi ko na yan, bro. Okay, sige. Karong may mag-live ba kayong Martes, bro? Anong oras, bro? Next live namin. Andam ka daan, bro, ha, ng yung Hebrew word at i-translate mo sa English? Basta, presenta ka ng Bible scholar na nagsabi ng bata doon, si Kaya. Hindi, walang Bible scholar. Word for word. Ang ano ko, bro. Yulad lano. Ang word for word. The child has been born. Ang tinatangan doon. Ano kaya doon? Been. Has been born. Meaning been. Tapos na. Anong binabago? Sabi ko, papatunayan ko si Skaya yun. With word for word or Bible scholar. Ganun. Ba't dadali mo lang ako sa Bible scholar? Word for word. Eh na naman, dami mo. Ito, magaling talaga ito. Pasikot-sikot tao na to. Binabago ang usapan. Anong binabago?
Ang sabi mo, papatunayan mo yung isa yun, si Kaya. Kita mo, hindi ka na ngayon mapagano. Papatunayan ko yung isa yun, 9-6. According to Hebrew word, na yun si Kaya. Yun ang iyong premise ko. Ngayon, kung hindi ka kasal, hindi ano natin. Ano yun? Nabisi na bro, may bata. Sige na, sige na. Yun na yun. Matuloy o hindi. Basta yun. Bro, Angel? Hello bro? Salamat po sa... O yun na, salamat na lang. Sige na, makatulog na ako ngayon kasi alam ko na pala estilo to. Sige, babay na. Salamat sa lahat. Bye bro. Sige, schedule na lang ulit. Okay bro, Jando?